Ngayon na po tayo, sabay-sabay natin awitin na paniwalang Thank you.
pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag ninyo aakyatin ang mga tagapagbayan. Alalahanin ninyo na ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyo aakyatin ang mga babae paro at ang mga ulita. Kapag inakyatin ninyo sila at dumating sa akin, nirinig ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at pinipuli sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mapapaluin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hilingin ng tubo. Tulad ng ginagawa ng mga kusorero. Kapag may nagsanda sa inyo ng balaban, ibalik ninyo yon sa kanya bago lumubog ang araw sapagkat yun lamang ang pagbalot niya sa katawan. Wala siya pupugutin sa pagtulog. Kapag siya ay dumating sa akin, biringin ko siya sapagkat ako'y makabalik. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa kanta
Thank you.
Inumuna tayo po ang pag-ibig sa Diyos. Sa matusin po, ay siya rin pinapapundasyon natin sa pag-ibig natin sa kapwa-tao. So, nag-ipag-usap sa halo. So, ito ang kita ko na kayo.
hindi yung mga buhay na masyadong malalim. Ito ay tumutulong para natin natin makunan kung paanayin ng Diyos. Hindi natin sinasamba. Yun ang kumisa ng pinamatay ko na interpretation ng mga pati na Diyos Diyosan. At tulad din ang iwawa yung pagsapa ng loob ng pagkakaaw. Yung mga tawagin ko na yung ngayon ay kahit ay nasa magulang panahon ay yung mga sumasangkawa sa talas. Kaya nga, wala na yung nagsasabi ako ito. Pero sa tayong kong sarili, ay mayroon sa akin nakita ako sa akin, binigay ba? Instead na nakalagay ay salitang libre. So, yung ganong uri ng pagsamba. Pero hindi lang po yun ang adorable ay morally. Hindi lang po yun ang pagsamba sa Diyos Diyosa. Ano ba yung pagsamba sa Diyos Diyosa? Sabi po ng Pope Francis niya rin, making good things the ultimate thing. Kapag ang isang mabuti ay ginawa mong pinakamahalagang bagay. So, katulad na rin ba ang anong bagay na ginawa mong pinakamahalagang bagay? Kasi bakit, inalis mo na ang Diyos bilang pinakamahalagang bagay. Katulad na rin ba ang trabaho? Hindi na nagdarasa. Hindi na nagsisimba pangalaw ka ng babae. Ang kagawin ng kailan niya rin, may trabaho ang patay. So, mahalaga lang may trabaho. At kung isa, ito yung malaking hamon sa kasalukuyan ng yung panahon. Kasi bakit? Kasi yung hamon na yung, may hindi naman lahat. Majority pa rin ay Sabado at Linggo yung day off. Pero may ilan tayo pa kapatid na ang gayon nila lumilipas, lumilipas. Maaaring ngayon, buwan na ito, Lunes. Susunod na buwan, Martes. Susunod na buwan, Miyerkules. At susunod na buwan, Huwebes. Kumisan din sa damang kapatang tayo kay Sabado o Linggo. Sabi ko kasi ngayon, ay, papano ang Padre, papano ang mga masusunod? At sabi ko, papano kayo na maging idolatry? Para maiwasan mo na hindi mo makalimutan ang Jerusalem ay di dahil sa hindi ka kung hindi ka man nakasimpa pag araw ng Linggo kalimitan na kasi ng mga nagpapalit ng araw ng day off ay itong mga nasa call centers no? So gabi yan sabi mo ay kung hindi na bayar na magsimpa ng Linggo bago ako pumunta sa iyong trabaho, inalis gabi o hapon, o pwede na rin naman magsimba na pagkatapos mo ng dami sa trabaho. O kung talaga wala ang panahon para magsimba kapag ang dayo pa ay ibang araw, magsimba ka sa araw ng dayo mo. Well, hindi talaga yung patas, pero masaya ko na hindi ko na makalimutan ang Diyos. Hindi ko na makalimutan ang Diyos. Kasi kahit na day of the Lunes,
Araw-araw na naman, hindi na ako nagpapasok
ay mayroon ba tayo kung may masakit ba tayo, sinasabi natin ng kapatid, pwede mo na ay ito ang aking anak, ito yung may lagman, ito yung ibang ipamo ko ang iyong kanyang kamay. Ito yung kung siya nagpatagawa, kapag yung mga tao ang matakas sa kapatid, ako ay basbasan nyo, kapagat ako ay masama yung pakiwagtang. Pero palitin na niya ang lagman, doon tayo natungo na sa tumakit. Nakita natin na yung aking kaligayahan ay bakit sa tulay, atin ko sa patio, sa tulay, may nakita ko mga ipagdumari na nagsisimba. Ewan ko na kung may nakita ko ipagdumari na nagsisimba. Pero yun ang maliwanag yung batas, ano yung batas? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. Maliwanag ko, oo. Ibig sabihin na yun, siya yung una. Hindi pwede kasama lamang siya sa mga karami na mag-iisip na yung araw na ito. Kinakailangan ka rin ay ang Diyos ang ultimate king. Hindi lamang dapat pakita natin na rin pinamahal natin ang Diyos. Dapat rin rin pinamahal natin ang Diyos. Kaya, bakita ko na ako na pagpa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 pagp
Maayos sa buhay mga